Lupa ay dingding ng dugo. Ang magiging bunga ay sakit. Pag ang lupa ay dingding ng buhay. Pinalalayas yung mga magsasaka, ayaw nang ang pagtanimin yung sa mga lupa, ay di pinalalayas pa. Lahat ng lupa doon na ikinukumbet, pinapalitan ng mga gamit, ay pinalalayas yung mga magsasaka. Kulang-kulang na 70,000 hektarya na pag-aari lamang ng ilang Panginoon ay lupa at isa na nga yung Hacienda Yulo. Mayo 21 ay dinaas dahil sa pagtutol ng mga magsasaka doon sa pagkukumbet ng malawak na nyugal. Tatayuan daw ito ng SM. Kaya kung mapapansin natin yung mga magsasaka, talaga nakakaawa yung palagay. Dahil ulit-ulit na lamang pinalalayas. Tapos yung masakit sa pagpapalayas, di kasama yung pandara sa mga magsasaka. Hindi. Ang problema sa lupa, yan ang pinaka-isa sa mayon na problema ng sambayan ng Pilipino. Walang iba. Walang ibang magpapaunlad sa ating kabuhayan, kundi yung lupa. Dahil tayo ng agricultural agricultural na bansa. At yan talagang dapat paunladin ng mamamayan. Parang mga bunyal ang ating mga panulat. Tayo'y humahawak ng mga bunyal sapagkat minamahal natin ang kinakalawang ng mga bisig na nagpapaikot
sa mga gulong ng mga makina sa mga pabrika at nagpapaandang sa makinarya ng ating kabuhayan. Ang mga nagtatanim ng buhay sa mga parang at sa buong sambayanan, na ang sariling mga buhay ay lagi't-laging saklot ng tagtuyot. Minamahal natin sila sapagkat tayo'y mayroong mga puso, kaya't parang mga punyal ang ating mga panulat. Ito naman sa Hacienda Luisita, Hacienda Yulo. Alam natin na nakatayuhan doon. Ito event ay ito ay para sa kanila. Totoo naman yung nakalagay doon sa labas eh. Magsasaka, hindi malaya kung walang lupa. Kung masabi nga na makiingin, ang lupa niyo makaan, kung sino mang iisan tayo, within generation to. Mas ganun dapat yun yung pagtingin na sa kanila, sa mga bagay-bagay. Makiisa tayo sa laban ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita, Hacienda Yulo. Asa nang inasam na ustisya ng mga kaibigan natin magsasaka. Ngayong sinoy-noy na ang ating presidente, baka matutagang sa ustisya ng kanyang ama. Silang makita. Ayoko na magdalagablab lamang ang utak. Susulak ang dugo sa mga ugat. Babaliktad ang sikmura sa alingasaw ng katawan nila. Di ko sila matatagal ang pagmasdan o kahit sulipan man lamang. Mga huwat na makabayan, mga kampor ng kasarungan, mga mapanin lang, kwarta lamang pala katapat ng kalilang yabang at panindigan. Ayoko nang makita ang mga putang na lalamunin din sila ng lupa o sa krematoryo ay maling abo na. Magbabanyuhay pa rin ang pag-asa ng masa sa patuloy na pakikibata hanggang lipunan ay magbago na. Mapairal tunay na ustisya at demokrasya. Mapupulbos din ang mga uling mapagsamantala. Bye.